Hi there, Car Buddies! Welcome to another episode of Car BPH. And today, we're here at Dongfeng Alabang. And I'm with Zara and Sir Nino, the Senior Sales Consultant of Dongfeng. So, Sir Nino, may nahanda po kaming mga katanungan na pwede niyo pong masagot para rin po malaman ng mga viewers namin yung about sa Dongfeng. Okay. So, ang first question po namin for you is, kailan po ba nag-start yung operation dito sa Dongfeng Alabang? Actually, nung nag-start yung operation nito, nung last fourth week ng October. So, nilaunch kasi si Dongfeng nung last October 16 sa Pasig. Eh, yung model lineup naman po na. Sa model lineup, we have three lineups. Meron tayong Nano Box, yung EV, 14 Friday na EV, which is they have two variant, yung 430 kilometers at saka yung 630, and then yung huge namin na Aeolus huge na hybrid. And sir, marami po bang nagpo-purchase nito pong Nano Box? Actually, as of now, marami kaming dito sa Alabang, marami na kami mga releases, and then continuous pa rin po yung mga reservation natin kasi most likely po ang mga kumukuha ng mga unit natin na Nano Box is yung may mga kotse na. And then, gusto lang kumuha ng pang second car for daily use. And feeling ko nga rin na madami talagang nabili kasi nandito pa po kami kanina, iba't-ibang tao talaga yung nagte-test drive ng Nano Box. So, yung charging niya pwedeng sa bahay and sa mga? Yes po, exactly. Universal ba, sir, yung sa EV charging niya? Compatible ba sa lahat ng charging station sa mall? Actually, ma'am, yung si Nano Box, we have two ports naman. Yung unang ports is yung sa AC. Sa pangbahay, sa DC naman, mga regular standard charging naman siya. So, pwede po. So, sa battery life naman, sir, ano yung warranty nung battery? We have 5 years or 150,000 kilometers po sa battery. And then, sa lifespan ng battery naman natin, it takes 15 to 17 years po. So, sa magkaka-EV, sir, or paano ba nila magpo-prolong or will they take care of the battery? Ang advice lang naman namin sa mga future na kukuha ng mga electric vehicle, ma'am, is panatilihin lang na i-maintain yung 30 to 40% bago i-charge yung battery. Huwag i-drain para mas ma-maintain yung i-drain. Tsaka for safety purposes na rin, kung sakaling hindi siya nakapag-charge, tapos may natira pa, at least pwede siyang, kung emergency cases, pwede pong magamit. So how will you convince our car buddies or viewers? Ayun, sa mga gustong kumuha ng mga electric vehicle, so I think it's time na para kumuha kasi lumalaki na yung, alam natin na yung gas especially is nagmamahala na. So, mas mura po ang mag-charge lang ng electric po sa mga bahay natin. So, siguro napaka-convenient kung EV po ang kukunin natin this time. Start na kasi talaga yung mga yes. Na electric na kasi soon, mag-face out. Yung joke, mag-face out. Hindi, may mga naririnig na ako na talagang mapapalitan na talaga ng mga electric. Ang dami na talagang mga naglalabasan na car brands. Yes. And sir, please do invite them here. Ini-invite ko kayo dito sa Dongfeng Alabang para i-test drive yung unit namin. And then, if you have any questions, please call me sa group page ko, Dongfeng Alabang, Best Promo Deals po, by Nino Rico. So, i-flash lang namin yung contact information ni Sir Nino. Yes, thank you. Alright, so please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, CarBPH. And hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod namin video. So, thank you po, sir. Thank you so much, Sir Nino. So, can we start reviewing the Nano Box? Alright po. Let's go. Hi there, car buddies! Welcome to our test drive episode of this Nano Box. So, I'm with Zara, James, and Sir Nino, of course. Ayan. So, tara, simulan na natin to. Alright. So, wala ka rin masyadong naririnig sa labas eh, no? Yung outside noise niya. Ano din? Tsaka kahit nakaupo ka sa likod, parang ramdam mo yung kotse na magaan lang siya. So, smooth talaga. Maliit lang kasi talaga siya eh, no? So, Sir Nino, may tanong po pala ako sa mga viewers po natin dyan na mga hindi nakanood nung video po namin na review. Alright. Yes, yung first question po namin, yung price po ba nito, sir? Magkano po? Ang price sa market ni Nano Box is nasa 888,000. One variant lang po to, sir? Sa Philippine market, isang variant lang siya. Pero sa
Sa other ano, other countries, for sure may mga ano siya, other variant pa. Pero sa Philippine market, isa lang kasing pinasok niya na ano. Sa bagay, kaka-release na rin kasi sa Philippines. Actually, just to give you na lang din yung ano, background kay Nanovax. Si Nanovax kasi, kilala siya sa Europe bilang Dacia Spring. So, libo-libo na po yung nabibenta niya doon. Still counting. And then, ayun po, dinala dito sa Philippines. Actually, yung mga client na na-release, bago sila mag-purchase ng unit natin, yun, nag-search muna sila kung ano yung background ni Nanovax sa market. So, maganda naman yung reviews sa kanya talaga. Ilang, ano sir, drive mode nito? Actually, meron tayo yung eco mode and then yung normal mode. So, yan yung eco mode natin. Dalawa? Oh, yes. Ah, wala siya sports. Importantly, sa availability naman po ng mga parts niya, sir? Sa parts, actually, available naman siya. We have two dealership, itong Alabang at saka si Pasig. And then, sa after-sales parts naman, may mga supports naman tayo. Walang magiging problema. PMS naman po nito, sir? Actually, dun sa PMS, kasi hindi naman siya yung normal na mga gas type. May mga pinapalitan, may mga chini-change like change oil. Ito kasi ang pinaka, ano lang natin dito, importante yung ano talaga, battery check health niya talaga, kung ilang percent na. And from time to time, every 10,000 or 1 year, whichever comes first naman, chine-check naman yun ng mga ano natin, staff natin. Pagkakaalam ko po kasi is yung cost po nung charging niya, so 30 kilowatts, tapos kada kilowatt po is 13 pesos. So pag full charge po, 400 pesos lang po yung makakos sa'yo. Yes, so ang maganda niyan talagang alam naman natin na nagmamahalan na yung gas ngayon. Mm-hmm. So, let's see yung 500 pesos mo isang araw or dalawang araw mo lang siya magagamit. Depende pa yon kung ilan yung kilometers na tinatakbo mo. At least dito, yung 351 mo, let's say kung halimbawa 22 kilometers ka lang, balikan na yon sa bahay, umaalis, tsaka bumabalik. So, yung 351 mo, baka magamit mo yan ng 15 to 16 days. So, Ate Mela, so kamusta po yung steering wheel? Well, yung steering wheel naman niya, yung the usual naman. Ganda ng gantong klase ng mga sasakyan. Lalo na kapag gusto mo ng mga chill drive lang. Mm-hmm. Ayun nga, tsaka nabanggit mga sir dun sa isa nating, yung sa review natin na vlog na usually, yung mga clients nyo, ito pang second car nila, tama? Right, oo. Yun nga, normally, yung mga na-encounter ko ngayon talaga, marami na silang kotse. So, ang tendency, tayo, sir, no? Opo, gusto lang nilang may additional car for grocery, personal use, pang trabaho, pang school. So, gusto talaga nilang makatipid. Oo, pang ano talaga ito eh. Yes. Eh, yung suspension naman natin, Melas, so kapos. Ayun, yung suspension, syempre, hindi, maliit lang kasi ito, so yung gulong niya, maliit lang din. Medyo meron talagang, medyo may tagtag talaga ng konti. Pero, ano bang ma-expect natin sa maliit lang to. Pero, ano pa rin naman, hindi pa rin naman siya ganun ka tigas, unlike nung sa iba. Yun, yung the usual na mga suspension ng mga ibang sasakyan. And yung space pala, so apat tayo dito sa kotse and ang luwag pa rin talaga niya. Dyan sa likod. Oh, ang luwag niya. Headroom, mirror. Pwede na kasi naman yung hatak ng normal niya, no? So since wala tayong power and acceleration. Oo, wala tayong sports mode. Pero mabilis pa rin siya. Mabilis pa rin naman. Na naka 12% tayo. Mga ilang percent pa, sir? Sige, kaya pa naman. Kaya pa naman. Kaya pa niyang 41 kilometers actually. Pero yun nga, diba, dapat hindi sa ganito. Tsaka dahil, alam mo yun, yung iba kasing tao, gusto nila yung parang maliit na kotse para mas mabilis. Oo. Mga minimal type na kotse. Mm-hmm. Well, unlike dun sa na-drive kong EV din, I think mas ano to, mas kampante, mas kampante akong ilabas to sa expressway. Mga ganun, oo.
Kasi ano naman siya, medyo tag nito. Kumbaga yung build niya medyo ano naman na. Handy siya. Oo, hindi katulad ng mga ibang ano EV na na-drive ko. And yung space naman niya dito sa ano, ewan ko, sakto-sakto lang sa akin yung space niya dito sa driver side. Yung, sir, anong mo? Height mo, sir? 5'10". 5'10", ayun. Pag 5'10 kayo, ayan, medyo sakto na yung lang, ano. Pero since ako, kami, ni Sarah, cute size kami, yan, si James, cute size din. Bagay na bagay talaga sa, ano. Typical na height ng Pinoy. Yeah. Yung pero okay naman to, di ba, sir? Bagyo, ilayo. Actually, pwede naman, oo. Kasi unang-una, some point naman sa, hindi ko lang sure ha, kasi some point naman na papuntang Baguio, meron dyan, kasi ang concern natin kung saan natin i-charge yung most special sa mga Shell station, diba? So, meron naman yan. Pero, check nyo na lang din kung saan yung mga part doon na pwede kayong mag-charge. Mm-hmm. Pwede naman for sure yan. Tsaka rotary na pala yung mm-hmm. kanyang ano, no? Tsaka papalag din daw siya sa ano eh, sa mga hatakan eh, diba? Mga, mm-hmm. mga ano yung tumutunog? Hindi ka ata na yung sub-break. Pag nire-release ko siya, ayun na, tumutunog. Ibig sabihin po, naka-ano. Kailangan naka-handbrake. Yes. Ah, okay. So, pag naka-neutral ka, kailangan talaga naka-handbrake ka, matic, or else yun na mag-a-alarm siya. Para rin sa safety. Tsaka, ano pa sir, ibang ano features nitong ating nano ba? Ayun, dito sa harapan, we have two speakers, meron tayong dalawang airbags, tapos, syempre yung infotainment natin. So, sa infotainment, ayan, may basic, may radio, media. Makikita mo rin dyan kung ilang percent lang yung battery at saka yung energy consumption niya. Tsaka meron tayong card bitlink na tinatawag na kung saan pwede mong screen mirroring yung phone mo. Pero ang galing na may screen mirroring sa ano. Para kung halimbawa gagamitin mo siya for ways, ayun, so pwede mo. Pero kung kunwari gusto mo manood din ng mga movies, or pwede siya? Pwede naman po. Basta i-connect mo lang siya dun sa ano, unit mo for ano. Mirroring. Itong parang ano dito, sir? Yung ikotan. Sa ano yan, headlight yan? Yung leveling ng nakapag. Okay. Okay. Tapos yung sa side mirror nandito din sa unahan nito. Maganda tong mga ano, mga gantong mga electric vehicle, no? Lalo na kunwari, mapapansin mo kasi agad kapag yung tires, ano yung tire pressure mo medyo medyo gulong. Kasi wala akong ibang maririnig kundi yung gulong eh. Pag-iikot ng gulong eh. Tsaka nakaka-enjoy sa mukha yung sagat. Ano na natin yung braking system? Lalo na siguro sa highway ka tumata. Kumakagat-agat yung brake. Maririnig ko lang talaga yung ikot. Yung braking system naman niya, ano, very smooth. Hindi siya yung biglang... Biglang sub-sub ka na sa harapan. Anyways, may mga ano ba kayo, sir, promos? Sa ngayon kasi, basic yung pre-tint, matting 3 years LTO, and then sa finance naman, depende naman kay banko kung ano yung may offer nila ng mga promos. Actually kasi, mabenta talaga yung mga EV natin, so ang daming for reservation. As of now, yun po yung promo na ino-offer natin sa market. Well, dahil sa ano nga siya, cute size siya, napakadali lang talaga niyang i-ano. Lalo na sa parking, ayan, sa parking, tapos i-maniobra, i-ano, liko-liko. Wala kang mag-intong sa, parang kaya mo buhatin yung likuran na yun. Kasi nga maliit, pero hindi siya yung... Sobrang liit. Para pwede lapon ka na. Para, may ganun kasi dahil sa sobrang, ang parking pala niya. Wala. Ano lang, neutral lang and handbrake. Okay. So guys, kung gusto nyo na i-test drive rin tong Dongfeng Nano Box, pwede kayo pumunta dito sa Dongfeng Alabang and hanapin nyo lang si Sir Nino. Right, yes. Sa mga car buddies natin dyan interested sa mini car na talaga naman makakatipid kayo at
entry level price. San pa kayo, 'di ba? This is ano na, full electric na, yes. Tama? Ayan. And pwedeng-pwede sa highway, of course. Shoutout, sir. Ay, sir, baka may isa shoutout kayo. Shoutout lang sa mga kasama ko diyan from Dongting, Alabang. Ay, kilala niyo na kung sino kayo. Aha. Ayan, guys. So, guys, thank you so much. Again, once again, Dongting, Alabang and Sir Nino for doing the test drive of this Nano Box with us. And guys, please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, CarView PH. And hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod naming videos. Road to 100K! Let's go! Ayan, salamat of course sa ating mga car buddies, sa viewers natin dyan na sumusuporta. Maraming salamat po! Bye! So guys, see you in our next video! Bye!